Isa pong magandang umaga, magandang buhay, magandang araw po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows F.B. Harrison, Lungsod ng Pasay. Sa awa po ng Diyos, pinagdiriwang po natin ng buong simbahan ang araw na ito, Linggo ng Solemn Feast ng Corpus Christi. Ito po ang kapistahan pagkatapos ng Linggo ng Santissima Trinidad. At alam niyo po, itong linggong ito, pagdiriwang ng Corpus Christi, pagdiriwang ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus sa Eukaristiya, ito pala ay pista na ipinagdiriwang natin kasama ang atin pong mga kapatid na Anglikano o Episcopalian. Tungkol saan at ano po ang diin at kahulugan na itong kapistahang ito? Well, araw-araw meron po tayong misa. Di po ba? Yan ang ating mga weekday masses. Pero linggo-linggo, meron din po tayong Sunday Mass. At napakahalaga, ipinagngingilin po natin ang Sunday Mass sapagkat ito po ang lingguhang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon on the first day of the week, sabi nga po ng testimonya ng banal na kasulatan. Maliban po dyan sa araw-araw at linggo-linggong pagdiriwang ng Eukaristiya, meron pong dalawang natatanging pista patungkol sa banal na Eukaristiya. Ang unang pista ay Huwebes Santo, na kung saan kung maalala po ninyo, tuwing hapon ng Huwebes Santo, isa lang ang misa sa mga parokya. At ito po yung pagdiriwang ng huling hapunan na kung saan atin pong ipinagpapasalamat sa Panginoon ang kanyang pagtatatag ng banal na Eukaristiya ibinigay niya sa gabi ng kanyang paghihirap ang alak at tinapay bilang kanyang katawan at dugo. At sabi nga niya, "Do this in memory of me." Pero noong taong 1264, sa ilalim po ng influence at debosyon ni Saint Thomas Aquinas, ang pamosong Dominikanong teologo na napakadeboto sa banal na Eukaristiya, noong 1264, iniligay po sa kalendaryo sa pamamagitan ng kanyang debosyon at influence ang kapistahan ng Corpus Christi. At sabi po niya sa kanyang paliwanag po ni St. Thomas Aquinas, itong pistang ito ay isang masayang kapistahan kung saan ipinagbubunyi naman po natin ang pakahulugan at malalim na ibig sabihin ng Eukaristiya. Na ang Eukaristiya ay tunay na presensya ng katawan at dugo, tunay na presensya ng pagkadiyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay po, muli, ang binibigyan din naman netong Corpus Christi. Dalawang mahalagang katuruan tungkol sa pagdiriwang natin ng Eukaristiya, either linggo-linggo o araw-araw, o either ang Eukaristiya ang ating binibisita sa ating adorasyon, sa ating pong Eucharistic visit. May dalawang natatanging signifikasyon ang sakramentong ito na gustong ipagdiwang at bigyang diin ng simbahan sa pamamagitan po ng naging magandang pagpapaliwanag
ni St. Thomas Aquinas. Ano po yun? Unang-una, yung tinatawag po natin na Doctrine of Transubstantiation. Yan. Doctrine of Transubstantiation. Anong ibig sabihin nun? Na sa Eucharistia, bagamat natitira ang shape, natitira ang forma ng tinapay, natitira ang forma ng alak at tubig, ang sustansya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi na tubig, alak at tinapay, kung hindi mga forma na lang yun, pero ang tunay na laman niyan ay katawan, dugo, pagkatao, pagkadiyos, buong presensya ng ating Panginoong Hesukristo, real presence. Hindi po symbolic presence. Ha? Na parang sinasabi ng ibang Christian sect, no? Symbolic lang ito, hindi talaga si Jesus ito. Paggunita lang sa kanya, no? Real presence. At maliban diyan, hindi po ito temporary presence o Cinderella presence. Kasi yan naman ang sinasabi ng ibang sektang Kristiyano, na si Jesus nariyan lang habang nagmimisa, pagkatapos ng misa, umaalis ang Panginoon. Bumabagsak uli sa pagiging alak at tinapay. Hindi. It is a permanent presence, real permanent presence in the Eucharist with the action of the Holy Spirit. Yan po ang unang signifikasyon, transubstantiation. Pero pangalawa, na ang Eucharistia ay tunay na komunyon. Komunyon, ibig po sabihin, naroroon si Jesus, ibinibigay ang kanyang katawan at dugo bilang pagkain na dapat kainin natin. Hindi lang dapat sambahin, hindi lang dapat i-adore, kung hindi kainin. So yun po yung dalawang puntos ng Eucharistia na binibigyan diin ng pistang ito. Kaya nga, ang kapistahan ng banal na katawan, Corpus Christi, at banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Now, alam niyo po, pinagninilayan ko itong bagay na ito tungkol sa Eucharistia ang pinagsasaluhan natin, at naalala ko ang sinabi po ni San Agustin, isa na namang napakagaling na manunulat at santo ng simbahan. Sabi niya, we become what we eat. Tayo ay nagiging kung ano ang kinakain po natin. At alam niyo po, itong dahilan kung bakit ibinibigay po ng Panginoong Jesus ang kanyang real presence bilang pagkain sa banal na Eucharistia. Kasi nais niya na tayo bilang kanyang mga tagasunod ay hindi lamang po tagahanga, kung hindi that we be transformed, na tayo'y mabago upang maging tulad niya. Nasabi nga ng Apostol Pablo, it is no longer I who lives, it is Christ who lives in me. Sapagkat nakipag-isa ako sa real presence ng Panginoon sa Eucharistia, kinain ko ang katawan at dugo ng Panginoon sa Eucharistia, umamin ako, I said amen sa pagtanggap sa katawan at dugo ng Panginoon. Therefore, ako ngayon nagiging another Christ to others. At yun po ang challenge ng Eucharistic spirituality, na tayo bilang mga deboto, bilang mga tumatanggap sa real presence
at tumatanggap sa komunyon ng katawan at dugo ni Kristo ay maging tulad din ng Panginoong Hesukristo sa atin pong araw-araw na pamumuhay. We should become what we eat. Pero maliban po dyan, sa napakagandang bagay pong yan, na dulot na grasya ng banal na Eukaristiya. Ang banal na Eukaristiya bilang real presence at pagkain ay chuma-challenge din po sa atin. Sa panahong ito na tayo ay halos connected, connectivity, virtually, sa pamamagitan ng teknolohiya, we are virtually present to one another, tulad ng nangyayari dito sa ating programa, araw-araw, tuwing umaga. Still, the Lord stresses sa Eukaristiya, real presence. Huwag kakalimutan sa isang relasyon, lalo na sa loob ng pamilya, mahalaga yung we are present to one another. Not temporarily, not in imagination, but really present. Tunay na presensya sa isa't isa. Hindi lang face to face. Kasi meron yung iba, face to face nga, pero iba naman ang nasa isip. Iba ang nasa puso. No, real presence to one another. That is the Christian presence. But secondly, pinapakita rin po dito ng Panginoon, hoy, ibinigay ko ang sarili ko, katawan at dugo bilang pagkain ninyo para kayo'y magkaroon ng buhay. Dapat yan din ang ugnayan, lalo na sa loob ng pamilya. Ugnayan ng buhay. Bigayan ng buhay. Pag-aalay ng buhay. Sana po sa ating pagtanggap sa banal na Eukaristiya, truly, we become not only one with the Lord, we become what we eat, and we begin to be living Eucharist to others. Sana po kayo po'y pinagpala na itong ating sharing na ito ngayong umaga. And so, pakishare din nyo itong pagpapalang ito ng pagkagising sa umaga sa 10 kaibigan, 10 mahal sa buhay. At pakilike po ninyo ang aking YouTube channel na Domi Guzman. Muli po, pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos. Alleluia! Alleluia!